What's up mga dudes? Andito na naman tayo sa aking kusina kung saan lugar mas gusto ko kesa lugar ko sa iyo. Ako pala si Judge, ang inyong kusinero, at hindi ito taga-Hatol. Ngayon, gagawa tayo ng boneless crispy pata. At kung bago ka sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the bell notification para updated ka sa bagong videos natin. Bagong lahat, dapat may pork leg ka. Kailangan natin dito yung kutsilyong matalim at matulis. Ang tawag sa kutsilyong yun ay boning knife at hindi pulis. Ipasok lang natin yung kutsilyo at dahan-dahanin natin. Gaya ng dahan-dahan mong iniwanan siya. Sabi nga nila eh, kapag may tiyaga, may boneless crispy pata. Panoorin nyo na lang mga tol kung paano mag-debone. Madali lang naman alisin yung buto eh. Umabot nga ako ng 5 oras dyan eh. Anyway! Oo, 5 oras mga tol. Alam nyo kung bakit. Prosen yan kasi kanina eh. Sa parting to mga tol, pwede nang putulin dyan kasi nandyan na yung choy. Kung ayaw nyong mag-debone mga tol o sa tingin nyo nahihirapan kayo, pwede nyo naman i-request dun sa magkakarni na alisin na lang yung buto. Gaya ng pag-alis mo sa kanya, dyan sa puso mo. Ayan tol, okay na. Ang gagawin ko, babaligtarin ko lang tong karne. Tapos yung buto, may karne pa yan. Alisin ko lang, tapos lalagay ko sa loob. Yung iba, wala ng karne kasi depende yon sa pork leg na bilhin nyo. Sa harap ba o sa likod. Itong nakuha ko, isa likod. Anyway! Pag okay na mga tol, kailangan natin dito ng pantali. Kung wala kang pantali, pwede kang gumamit ng aluminum foil. Siguraduhin lang maitali ito ng maigi, baka kasi makawala. Baga pagsisihan mo kapag nakawala. Nagpa-edit na din ako ito ng tubig, lagyan ko lang ng sibuyas, laurel at saka bawang. Susunod ko dito yung 5 klaseng paminta. Optional lang yan, pwede yung normal. Tsaka spring onions. Isusunod ko na din dito yung asin. Para sa katulad mong madulas. Ngayon, papakuluan ko to mga 3 oras. O hanggang lumambot yung baboy. Kung may pressure cooker kayo, mas mabilis. Mga 45 minutes, okay na. Babalik ka rin ko lang yung karne para pantay yung pagkaluto. Pagkalipas ng ilang oras, set aside ko muna ito hanggang tuluyan itong lumamig. Pag ito'y lumamig na, tusok-tusokin ko lang ito ng tinidor. Saka ko lalagyan ng asin at paminta. Ganyan, himas-himasin lang natin yan. Hanggang magkalat lahat ng paminta at asin. Nagpainit na din ako ng mantika, nilagyan ko ng bawang at laurel. Optional lang yan. Deep fry lang natin yan mga 1 minute. Mag-ingat lang guys. Ito yung matalsik, masakit. Gaya nung pinagpalit ka. Pagkalipas ng 1 minuto, ganito gawin mo para hindi ka matalsikan. Palipasin mo muna mga 15 segundos bago mo siya balik ka rin. Pagkatapos nito, ibalik mo. Anyway! Pagkatapos ng mga ilang minuto, set aside muna natin. Gaya ng pag-set aside niya sa'yo. Huwag nyo munang papatayin yung mantika doon. Hayaan nyo muna na umiinit doon. Pero huwag nyo iwanan. Di yan sanay. Gaya mo. Sanay na iniiwanan. Malutong na mga tol. Pero gusto ko mas malutong pa. Ayan mga tol. Bubuhusan ko lang yung mainit na mantika para lalong maging crispy. Okay lang naman na hayaan natin doon mag-deep fry, pero mas gusto ko ganito kasi kapag hinayaan natin doon, magiging dry. Magiging crispy pata, deep fry dry. Ayan mga tol, hiwain ko na. Yun no, buong buo. Yan po ang ating boneless crispy pata. Bueno mga tol, hanggang dito na lang.
Huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe kung bago ka lang dito at pakikalimbag na din yung kampana dyan para updated ka sa bagong video natin. Oo nga pala mga tol, kung may gusto kayong lutuin at hindi niyo alam kung paano lutuin, pwede kayong mag-comment dyan at gagawa natin ang paraan.